Hindi yan machete. Yan, mga kapatid, si Lapu-Lapu. At dahil Marso ngayon, buwan ng Marso, March 16, 1521, ika nga ng historiador na si Yoyoy Villame, when Philippines was discovered by Magellan. Hindi po pwedeng mahiwalay ang kwento ni Magellan kay Lapu-Lapu, lalo na po sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung nga, mga kapatid, ang chismis noon, eh hindi naman daw talaga si Lapu-Lapu ang literal na nakapatay kay Magellan. Ito pa isang tanong, totoong tao nga ba si Lapu-Lapu? Yan, mga kapatid, ang ating sasagutin dito sa History. Tara! Nangyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Alam na natin ang ending sa kwentong to. Ang turo sa atin sa eskwela, pinataob ng magiting na si Lapu-Lapu ang mga kokonyo-konyong grupo ni Ferdinand Magellan noong 1521. Pero, pansin nyo ba, wala na tayong ibang alam tungkol sa tigasin ng Mactan. Ito siyang malaking historical problem sa mga historiador. Bakit? If you're going to believe the traditional historians na kailangan maniwala ka lang sa eyewitness account, we have only one eyewitness account of him, and that is the Italian na kasama ni Magellan, Antonio Pigafetta. Problema pa, kakapiranggot lang daw ang binanggit ng manunulat na si Pigafetta tungkol kay Lapu-Lapu. Sinasabi lang kasi ni Pigafetta na meet nila itong Raja of Cebu na si Humabon, tapos meron doon sa kabilang isla ng Matan, dalawang chieftain, si Zula at si Silapu-Lapu. Pero sa sobrang kokonti daw ng naisulat tungkol dito sa idol natin, ultimo mga historiador, eh hindi raw nagkakasundo kung ano ba talaga ang tunay na spelling ng pangalan niya. Kasi sa wikang Malay, yung C, parang appellation yon. Limbawa, alam ba, si Juan, si Pedro, ayun. So, yung Lapu-Lapu ay pangalan na rin ng tao. Minsan man, si Lapu-Lapu ay kilala sa pangalang Kalipulako. Ang pangalang Kalipulako, baka na naman ng Chinoy na si Carlos Calao nang ihingi niya ng tawad sa Diyos si Lapu-Lapu sa kanyang pagpatay kay Magellan. Pero hango lang daw ito sa naging tawag ng mga Europeo kay Lapu-Lapu na Kalipulako na naging Kalipulako pa. Pangalan pa lang, buhol-buhol na ang kwento ni Lapu-Lapu. Mula sa mga salita ni Pigafetta, nagsangasanga na ang buhay ni Lapu-Lapu dahil sa mga nabuong kwentong bayan. Ngayon, eh, mas marami yung kwentong bayan. Kung hindi ako nagkakamali, 16. 11 nakasulat, tapos 5 oral. So, at isang problema yun kasi yung mythicization, no? O yung pagiging alamat ni Lapu-Lapu ay nagkakast, no, ng cloud sa kanyang pagiging historical figure. Nariyang taga Borneo daw ang lolo mo. Hindi malayo yan, no? Kasi may isang bayan sa Mactan, yung Bulaya, na trading colony ng Borneo. Usapang trade na rin lang, eh, kolektor din daw ng buwis sa mga pantalan, itong si Lapu-Lapu. Meaning, siya yung naniningil ng buwis at may control ng mga ports na nakikipag-alakalan yung mga dayuhan. May kalituhan din kung Muslim nga ba siya o hindi. May posibilidad na ganyan sapagkat nung bago dumating ang kanluran sa atin, bahagi tayo ng isang mas malawakang mundo ng Malaya, no, kasama yung Malaysia. So, mas posible yung connection na ito ni Lapu-Lapu dun sa mga tausog. Yung mga Cebuano noon ay umiinom ng alak, kumakain ng taba ng baboy. Ang dalawang yun ay haram o bawal sa Islam. Kaya hindi ako maniniwala na Muslim talaga yung mga taong yun. Eto pa, ang tanong, ipinangalan nga ba ang isdang Lapu-Lapu sa kanya o siya ang ipinangalan sa isda? I'm just imagining anong siya, anong description sa kanya. Ah, para siyang Lapu-Lapu. Oh, kasi yung Lapu-Lapu yun, isda yun. Baka mabilis, matulin. Malamang sa aking palagay, malamang yan ay pinangalan sa tao na pinangalan na rin sa isda. Pero, pagdating sa physical na itsura ni Lapu-Lapu, kahit yung mga historiador,
eh wala pa rin man ang katiyakan kung ano talaga yung aktual na itsura ng mamang ito. Kahit nasa popular na kultura, eh lagi siyang Adonis ang katawan, matipuno. Wala ba na yung diferensya sa akong lawas, bay? Tara. Mahaba ang buhok. Makisig at nagmumura ang mga muscles. Ang atagali ng makan! Ganyan kung ilarawan si Lapu-Lapu. Sugatan kayo, no? Kaya huwag na kayong magtaka kung bakit ang idol kong si Lito Lapid ang gumanap sa pelikulang Lapu-Lapu. Kahit nga yung pinilikula ni Lito Lapid, nakita natin yung kamachuhan na yan. So siguro isang aspekto yon, pero yung precise na paglalarawan, medyo mahirap tingnan. Pero ideally, kung ikaw ay warrior, nangangailangan ka ng may maayos na pangangatawan. At baka nga si Lapu-Lapu pa ang original na Joaquin Bordado. Malamang-lamang daw kasi, itadag daw ito ng tato. Punong-puno ng tato, no? Dahil ang tato ay marka ng isang bagani, no? So mas maraming tato, mas dakila yung estado sa lipunan. Pero ang mas dakila, hindi lang daw kasi muscles ang malaki kay Lapu-Lapu. Ito palagay ko lang, ha? Dahil ikaw ay isang maharlika, dapat malaki rin yung the organ of reproduction. You have the power to sire a lot of children. Makikita ko dahil ikaw ay isang noble, malamang yung bahag mo ay medyo malaki. Kasi malaki ang iyong pangangatawan. Makita rin yan sa symbol of power. Bago patuluyang maging wild ang ating mga imahinasyon, ha? Balik na tayo sa kung ano ang naisulat ni Pigafetta. At kahit katiting lang ang papel ni Lapu-Lapu rito, katibayan pa rin daw ito na hindi lang siya produkto ng malikot na isipan. Hindi siya sa katang-isip, siya ay totoo. Pero kung ano yung kinasalat o kinakapos ng impormasyon tungkol kay Lapu-Lapu, nako, mga tol, baligtad naman kay Magellan. Ang daming naitala sa kasaysayan, marami na isulat tungkol sa buhay nitong mamang to. Oo, no? Yung sa akin, meron pa kaming pinangalan sa akin, Strait of Magellan sa South America. Tapos eto, tignan mo naman to, may Barangay Magallanes. Mamayaman nakatira dito, tol. Si Kang Badoy nga, dito nakatira eh. Teka muna, so you mean to say, kukunyari si Magellan? Bakit? Hindi ba pwede? Tol, European yan. Maputi yun, tol. Bakit? Hindi mo ba alam yung cosplay? Tanga. Si Magellan, isang Portuguese na navigator na merong isang pakay na makaabot sa Asia sa pamagitan ng paglalayag na sa halip na patungong silangan, patungong kanluran. Tapos tinawid niya yung Pasipiko, tatlong buwan, wala siya nakitang kalupaan, hanggang maabot niya yung Ladrones noon, Ladrones na Marianas na ngayon. Tapos pagkatapos ng mga mahigit isang linggo, nakaabot siya sa Pilipinas. Kung tutuusin, aksidente lang naman ang pagdating ni Magallanes dito sa Pilipinas. Dahil ang tunay nilang punterya ay mga isla ng Molucca o Malacca na ngayon ay nasa Indonesia. At eto pa ang mas bomba, Labstol. Si Magellan ay isang Portuges na naglayag para sa Espanya. At eto pang mas malupit dyan. Ang Espanya at ang Portugal ay magkaribal noong mga panahon na yon. Ang siste, sumamaraw ang loob ni Magellan nang hindi maniwala sa kanya ang hari ng Portugal na may ruta pakanluran patungong silangan. Kaya kumuha siya ng suporta sa mga Kastila. Hindi nakita ni Magellan ang Molucas. Ang nakita niya, tayo. When Magellan landed in Cebu City, Rahaw Mabon met him, they were very happy. Actually, hindi tayo uto-uto. Ang problema lang natin ay lahat ng mga foreigners, bago si Magellan, we see them as business opportunities. Dahil yan ay nakikipagkalaka lang tayo sa mga yan. Naging mabilis ang mga pangyayari. Nagdaos ang unang misa ang grupo ni Ferdy at agad na na-convert ang nasa 800 Cebuano para maging Katoliko. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Kasama na dyan ang mismong hari ng Cebu na si Raja Humabon. Nakita ni Magellan yung kanyang military might. No? At kanyang sinabihan si Humabon na kung may mga kalaban ka, no? Pwede kong pasukuin para maging sakop mo.
At dahil tinuturing noon ni Humabon na katunggali si Lapu-Lapu, aba, hindi na siya nagpaka-chusy. Kaya nga galit sa kanya si Humabon kasi pagpasok sa kanya ng mga ano, ng mga foreign traders, eh siyempre, ipapatong ng foreign traders yung binayad nila kay Lapu-Lapu doon sa trade nila. Pero hindi naman siya masalakay ni Humabon kasi nga, warrior tribe ito eh, no? Pero kung si Humabon ay madaling naoto sa mga pangako ni Magellan, ibahin niyo si Lapu-Lapu? Grabe diyo ka Lapu-Lapu ha, emo diyo kong dipatay ha. Grabe diyo ka. Sus! Lami man na, bay. Gano po, ang kilo? Hindi mo lang kasama din, Bisaya man. Pila. Nang makuha ang tiwala ni Humabon ang grupo naman ni Lapu-Lapu sa Mactan, ang sinubukang gawing kaalyansa ni Magellan. La cabeza. Sabing ganyan, eh, makipagkaibigan kayo sa Espanya. Kung hindi nyo gagawin ito, malalasap nyo ang talim ng aming mga espada. Ay, sagot ni Lapu-Lapu sa kanila, kung kayo ay mayroong mga espada, meron din kami mga kahoy na sibat na pinatigas ng apoy. So insisto de atacar Mactan. Sobrang kumpiyansa ni Ferdinand, tinanggihan pa niya ang tulong ni Humabon. Sabi ni ano ni Magellan, diyan lang kayo sa bangka at tignan niyo kung paano lumaban ang mga Europeo. So ito ngayon nangyari. Sinasabi raw, ang pwersa ni Magellan na lumusob sa Mactan ay mga nasa 40 plus. Pero ito ka, ang sumalubong sa kanyang resback ni Lapu-Lapu ay lumagpas raw ng 1,000. Ha? Nako, kung rambunan lang ha, you do the math. Ilan yun? Ano mangyayari sa numerong yun, di ba? Akala siguro ni Magellan, kaya niyang gayahin ang 300 ni Leonidas. Eh ang kaso, gumamit daw ng triangle war strategy itong si Lapu-Lapu. Papasok yung mga Kastila, makikita nila yung unang hanay. Pero yung unang hanay, sa likod nun, may dalawa pa. Pag nandun na sa loob yung mga Kastila, tatakbo lahat yun at papalibutan nila yung mga Kastila. Yung mga Espanyol ay pinaligiran si Magellan para protektahan siya. Nalaman tuloy ng mga taga-Mactan na ang leader nila ay nandun sa circle na yon. Pumula ng putik, bato, sibak at pana mula sa kampo ng mga Pinoy. At ang kanilang mga sandata may kakaibang kamandag. Yung poison na ginagamit natin, no, ang epekto noon parang ma-neutralize ka lang, di ka makakilos. No? And it will take some time para mamatay ka doon. Most probably, yung ginamit nila, yung nakukuha sa sea urchins. Si Magellan pinag-retreat na ang ilang mga katropa. Naiwan si Magellan na lumalaban. Apana siya sa kanang binte. Nung nalaso siya, hindi pa siya agad bumagsak. Ang nangyari, na kampilan siya sa muka. Yung mga natives ay pinaligiran siya at pinagsasaksak ng mga sibat. Hanggang sa tuluyan nang napuruhan itong si Magellan. Pero etong tanong ngayon, si Lapu-Lapu nga ba ang literal na nakapatay kay Magellan? Sino mas pogi? Si Lapu-Lapu o si Magellan? Magellan, syempre. Bakit? Yari ka sa asawa mo, oy. Pero ang daluyong ng tao eh, no? So kahit na sino, ang maraming pwedeng nakapatay sa kanya. Hindi naman direktang sinasabing si Lapu-Lapu ang nakapatay kay Magellan. Pero basically, siya yung pinuno nung laban na yon na nakapatay kay Magellan. Sa popular culture nga, usually ina-attribute na sa leader. Paano nga ba dapat natin pahalagahan itong bakbakan na ito sa Mactan? Kaya nating mag-resist, no, o labanan yung isang Western power, no, using yung native technology. Ito yung refleksyon na dapat natingnan natin sa kasalukuyang panahon, maging inspirasyon na hindi lahat ng galing sa labas, hindi lahat ng iniimpose ng labas, ay dapat nating tanggapin ng buong buo, na hindi naman natin pinuproseso na aayon sa pangangailangan at kultura natin mismo. Kung tutusin, mas marami pa tayong alam sa buhay ni Daniel Padilla kaysa kay Lapu-Lapu. Pero mga tol, isang bagay lang ang hindi misteryo. Ang kagitingan, ang katapangan na pinakita ni Lapu-Lapu. Yan po mga kapatid, ang maaari nating ipagbunit ang una nating bayan. Tandaan mga kapatid, ang kasabihan, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mga kapatid, ako po si Lord Rivera at ito po ang history. Sumuli yan po tol. Tap na ito eh.
Diba? Ano sa tali? Ano lang yan mo tol, ah. Hindi nyo pagdila. Ano lang yan? Guard! Gusto ko yan tol, eh. Gusto ko yung next na ko-cosplay, diba? Ganda siguro niya, no?